usapang car maintenance po uli. Maraming salamat po sa aking sponsor na si Edward Espinas. Ngayon, magde-drain po ako ng radiator from distilled water for several years. Magkukulant ako uli. Long life coolant. Sponsor po ng ating kaibigan. At least hindi na ako every 3 months or every month magde-drain ng radiator. At least taon bago ako mag-drain uli. Kaya sa mga gusto pong mag-sponsor, anytime po, open po ako. Pwede ko pong i-shout out dito inyong mga product katulad po nito na kinuha po tayong endorso ng ating kaibigan itong KBC vitamins. Pero ito, subok na subok ko rin to. Kills deadly virus. Tsaka kahit saan ako magpunta, awa ng Diyos, hindi ako nagkakasakit. Kaya simulan na po natin. Preparation po sa pagde-drain po ng ating radiator. Lalo pagka may kulang ang inyong radiator, kailangan meron po kayong lalagyan. Tulad po nito. Tsaka teflon. Para rin sa lock ng stopper po ng radiator. First step po. Sa drain plug po, yung stopper. Ito po. Bubuksan nyo po yan. Para lumabas po ang tubig. Kasi dito ang gamit ko ay distilled water lang. Doon sa binigay sa akin na bawat lalagyan na ng coolant, 2 liters po ang laman nun. Nakakahalaga raw po yun ng 270. So mura po yun. Kakulay po ng coolant po ng Toyota. Kulay pink. So, matagal-tagal ako bago ako mag-drain nito dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang uli ako magkukulan. Yan. Yan, medyo mahigpit kasi meron akong teflon na nilagay. Naglalagay po ako ng teflon para sigurado pong wala pong leak. So, dalawa po yung binigay sa akin. So, 4 na litro po yun. Kung sakali na magkulang, tadagdagan ko lang po yan ng ano, ng tawag dito. Yan, bubuksan nyo itong takip para lumabas po yung tubig. Yun. Yan, kailangan may pansahod talaga. Dahil pagkawala ho, lalo at kulant yan, lason po yan. Mamainom po ng mga alaga nating hayop, mamamatay po. Yan, habang dine-drain po natin yung radiator, itong reservoir, yan, tulad yan, tatapon po natin yung dating laman at lilinisin natin. Ito, okay lang itapon to sa drainage kasi tubig lang to. Wala po itong tulad. Yan, linisin po natin to. Yan. Pinasok ko rin sa loob ng bahay ito para malinis na ng gusto. Every time na magde-drain po kayo, lilinisin nyo rin yung reserva. Yan. Tapos yung huling banlaw po nito, ay ang gagamitin nyo po ay distilled water. Kasi mahirap yung inawasa eh. Sayang naman, kakalawaan yung radiator nyo. Yan. Tapos medyo sasabunin natin yung loob. Yan. May toothbrush, mas okay. Kaya lang ito makukuha na ito dito dahil sineshake ko. Yan. Pagka alam nyo malinis na, wala sabon. Ang huling banlaw dito, distilled water. Para wala pong nawasang mga sabit.
Ayan, o Manila water. Iwasan ang panahon ni Marcos. Ayan. Ayan. Ang panlilinis ko ng loob, huling linis, eh, distilled water. Para sigurado malinis. Walang nawasan. Tapos 2 liters every bottle. So itong akin eh malaki ang capacity kasi itong radiator ko malaki. Lalagyan ko muna to nandito para yung lahat eh sa radiator na to. Ayan, tapong. Ayan. 50-50 itong ano, itong kulang. So, babalik natin uli siya. Ito kahit anong linis ko rito, eh nakakapit na talaga yung kulay brown. Tapos habang dinedrain natin yung tubig, pwede nating hipan para mabilis. Ayan, may tumatapon. Ayun. Pakikunan. Habang nagde-drain po tayo, lalagyan po natin ng teflon, parang pang nawasa, parang pang tubo, para siguradong walang leak ang ating drain plug. Bago natin isalpak po uli. Yan, akala ninyo magkakahangin to. Oo, may hangin yan. Mamaya papaanda rin natin para bumaba yung hangin tsaka lumabas. So habang hinihintay natin madrain talaga. Yan, kung alam ninyong wala na, babalik nyo lang ulit itong drain plug. Yan. Ikot nyo lang po yan. Clockwise. Kanina, counterclockwise. Ayan. Ayan. Kung alam nyo, mahigpit na. Ayan. Para sigurado. Tsaka nyo ilalagay ito. Itong gulan. Salin natin yung gulan. Hindi ko alam kung kakasya to. Hindi na ako gumamit ng embudo. Hindi pa naman ako pasmado. Ubus na yung 2 litro. Susunod lang natin itong isa. Ayan. Ay,
Nilagay ko na yung 4 na litro. So ipandadagdag ko na lang dito ay distilled water. Wala naman problema. Distilled water, nabibili ko lang yan dyan sa grocery. Okay lang yung dagdagan ng distilled. Dadagdagan din natin to. Sakto lang dun sa guhit dapat. Sumobra man, okay lang. Kasi higupin pa yan. Yan. So, dapat pala 6 liters yung coolant ko. Anyway, kahit na 4 liters lang yung coolant ko, okay lang yun. So, para bumaba yung hangin, malis. At mapuro po ng coolant at distilled water ang ating radiator, kailangan natin paandarin po ito. Wala po yung tubig. Pinandar ko na yung makina. Kailangan yung hose sa taas at yung hose sa baba. Isil-tisilin nyo para lumabas po yung hangin. Sa akong lalabas yung hangin niya. Dadagdagan natin pag bumababa po ang tubig. Sabay ng ulan. Okay lang yung pandagdag natin, distilled. Kahit isin tuble ng radiator hose sa taas at sa baba. Para lumabas po yung hangin. Pinipisin ko po yan para lumabas po yung hangin. Well, may air pressure po yan sa loob. Para wala po maging diferensya. Dahil pagka may hangin po yan, possible po na mag-overheat ang inyong sasakyan. Hindi po nakalabas ang hangin. Halos parang hindi na siya gumagalaw. Stable na siya. So, ang laman ng aking radiator kasama ng reserva, siguro mga 5 liters ang laman. Although 4 liters lang yung kulang ko, okay lang na ipandagdag po ang ating distilled water para hindi kalawangin. Kaya sa mga gusto mag-inquire ng mga products ni Edward Espinas, langis, kulang, wiper, air filter, at oil filter, at iba pa, pwede nyo po siyang makontak sa 0917-958-5928. Globe number po yun. 0917-958-5928. Maraming salamat kaibigan at mga kaibigan. Maraming salamat Edward sa car maintenance. Sa susunod po, may pan-change oil na po ako. Yun. Tsaka air filter. Tsaka C11. Pang Fortuner. Pang Innova. Kasize po nung BX200. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Don't forget to click the bell sign. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo para every time na maklik nyo po yung bell sign, manotify po kayo every time na mag-upload po ako ng mga videos tungkol po sa car maintenance. God bless po lagi.